Espiritu Santo. Amen. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai, minsan pa sa mga sandaling ito po, Panginoon, patuloy po namin kayong niluluwalhati. Patuloy muna po namin kayong sinasamba, pinararangalan, dinadakila ang inyong pangalan sapagkat napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Kailan may hindi mo kami kinalimutan, kahit kailan hindi mo kami pinabayaan. Ngayong gabi nga pong ito, Panginoon, mausap ka po sa aming puso at isipan upang sa pagdilinay namin ang mga salita mo sa mga sandaling ito'y magkaroon ng tanda, himala at kababalaghan na ikaw lamang ang makagagawa nito, Panginoon. Amen. Hindi ang aming sarili. Kaya Ama, sa mga sandaling ito, sa pamamagitan ng iyong banal na presensya, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sabihin mo sa amin ang nais mo at susunod kami. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Verses 16 to the following verses. Yes. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinampa nila. Subalit may ilan sa kanila na alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Patuloy natin gamitan ng Panginoon ang lahat ng tao. Ano? At bautismuhan sila saan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ano yung susunod? At turuan, ano? Sumunod. Kaya tapos di ba sabi ni Father Hato sa inyo kanina, sa atin kanina, ayan, sumusunod ba kayo? Amen. Amen. So that's why. Di ba kasi yung tema natin, yung tema natin ngayon, it is a commissioning. Ang tema niya, di ba, ang luwalhati at ang mission. Ang luwalhati. So kaya, ito, ipapakawakan lang natin ng konti yung sinabi ni Father Hato. Kaya ang ascension ang ating Panginoong Jesus, hindi siya kaagad babalik. Ano ang sabi ni Father Hato? Ay, nako, talagang nakalimutan yun na. Hindi kayo nakikinig, ano? Ang sabi niya ay ano? Kaya sa umakyat sa langit, tayo ngayon ang magpapatuloy ng kanyang mission. Amen. Ah, oo nga, brother, kung naalala ko na. Diba? Diba? Amen. So you all, kasi nang umakyat ang Panginoong Jesus, sa susunod na linggo ay Pentecostes. Nako, bababa sa atin ang banal na Espiritu. At yun ang magiging kasama natin. At yun ang magpapaalala ng mga itinuro sa atin ni Kristo. At yun ang babago sa buhay natin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Nagbago na ba yan? Nagbago na ba? Amen! So, kaya nga, tatalakayin natin ano ba yung mga dapat na magkaroon tayo para na ibahagi natin sa iba. Because we really don't
what we don't have. Hindi natin kaya i-share si Kristo saan? Sa ibang tao kung tayo mismo ay hindi naniniwala kay Kristo. Amen. Amen. Hindi natin pwede sabihin sa mga tao na sundin mo to si Step Edna. Eh ikaw, nakikita pa sa ginagawa mo? See? Ano? Tagtagan pa ba natin? Doon na lang kaya para hindi na tayo tamaan. Okay, so yun yung sinasabi ko sa inyo. We cannot give what we don't have. Bilang isang pinagkatiwalaan ng Panginoong Jesucristo, we must evangelize first ourselves before evangelizing others. Amen. Bakit hindi kayo makatingin sa akin? Diba? At napakalino ng misyon natin. Napakalino ng humilinga ni Father Ato kanina. Tayo ang magpapatuloy ng misyon ni Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, first, we must be empowered. Sabi niyo, empowered. Empowered. By our faith. By our faith. Ang pananampalataya ba ay kulang-kulang? Ang pananampalataya ba ay ano? Tama? Unang-una, dapat kung ikaw ang magpapatuloy ng misyon ni Kristo, dapat bear fruit and strong ang pananampalataya mo saan? Sa ating simbahan Katolika. Amen. Amen. Especially sa pitong sakramento. Saan pa? Oh, eto. Ano ang ipinagdiriwang natin ngayon? Yes. Hindi makakit ng Espiritu Santo i-conduce ka ngayon. Makakit ang Panginoon Jesus. Huwag kang pag kinakapakan, hindi naman ako nagagalit sa iyo. Asensyo. Yung sa ating unang pagbasa, kung makapansin at pinakinggan natin, ay binabanggit din yung pagbabaka ng Panginoon. Diba binasa ni Sister Marie? Diba? Yung paghihirap, binanggit dun yung kanyang muling pagkabuhay. Diba? Doon sa unang pagbasa, binanggit din yung kanyang pag-akyat. Nakon? Amen. Binanggit din yung kanyang second coming. Amen. You see? Do you believe on that? Amen. Alam niyo ba na doon sa tinatawag natin incarnation, resurrection, ascension, alam niyo ba na nandoon na ang presensya ng Santatlo? Kasi dito, sa commission ni, sa pagsusubo sa atin ng Panginoong Jesucristo, kasama na dito yung Santatlo. The Holy Trinity. Kaya nga, ang nasa sa atin ngayon ay walang iba kundi ang isa sa Banal na Santatlo. Maniniwala ka si Sir Edna ron? Amen. Amen. Nananahan sa katabi mong yan ang Banal na Santatlo. Ang isa sa Banal na Santatlo, tingnan mo. Mukha bang Espiritu? Nananahan sa kanya ang isa sa Banal na Santatlo. Alam niyo ba kung gaano ang ginagawang pagkilos ng Banal na Santatlo na ito magmula sa creation, sa incarnation, sa salvation, sa resurrection, nandoon sa ascension at sa second coming. I want to tell you something. Ang incarnation na nangyari na nakon? Yes, nangyari na nakon? Ang resurrection nangyari na nakon? At ang nangyari ngayon ay ascension. Amen. Amen. Ano na lang ang hindi nangyayari? Ha? You see? We are between ascension and second coming. So meaning,
Darating at darating ang Panginoon na halo na hindi natin alam. Amen. Amen. Kaya nga, paalala ito sa akin. Kaya nga, tulad, palagi kong sinasabi sa inyo, every day is a blessing. Amen. Kasi every day, binibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. Amen. Ng pag-asa na magbalik loob sa Kanya. Amen. Amen. So, kumusta ba ang pananampalataya mo hinggil dito na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay? Dahil yaan ang ipagsisigawan mo sa tao. Yaan ang ipagsisigawan mo sa makakasalamuha mo. Yaan dapat ang handa nating isagot. Sapagkat ano? Sapagkat kung hindi ka naniniwalang binuhay ang Panginoong Hesus, ikaw na ang pinakakawawang nilalang. Bakit? Kasi you cannot inherit the promised salvation. We must have that belief. We must have all that kind of belief hinggil saan? Sa banal na Espiritu, sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya nga, ngayong Feast of the Ascension, dito ipinakita sa atin at sabi roon sa verse 11, habang si sa Acts 1:11, sabi roon, habang siya'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila, mga taga Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. You see, binabanggit dito yung kanyang muling pagbalik. Amen? Amen. Meron pa tayong muling dyan. Palagpakan natin si Yahweh. So, how do we believe on that? So, we must be empowered first by our Catholic teachings. Amen. Especially dito po sa banal na Eucharistia. Gaano mo ba pinahahalagahan yung ostia? Gaano mo pinapahalagahan yung ostia? Ito ba ay talaga mayroon kayong desisyon na tanggapin ang tunay na katawan at dugo ni Kristo? Amen. 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 Well, may proof tayo doon talagang era. Hindi naman kailan sa inyo yung story ni Brother Adonis, ano? Tsaka ni Sister Edna. Hindi ko alam na hindi pa na sila tumatanggap ng communion. Hindi ko alam. Nung nakasama ko lang sa pag-aaral si Brother Adonis. Kaya doon pala sila na-convict na talagang matagal na nilang kinauuhawan yung pagtanggap ng banal na katawan at dugo ni Kristo. Kaya they sacrifice. Okay naman, masyado kayo. Nakabukas na bukas ang mga tayo. Masyado talaga mga marites. They sacrifice their way to pinagbabawal yung bawal na relasyon nila para matanggap lang nila ang banal na katawan at dugo. Amen. That's the faith. Yun yung pananampalataya na dapat na pinangahawakan natin. Amen. Hindi yung, ay, tumayo siya, mamumumun yun. Siya mamumumun yun na rin ako. Susunod na rin sa pila. No? Eh, hindi naman pala siya katoliko. Nga, seryoso. Seryoso. Amazing. We have the faith we have. Imagine it. Taas na kami ng maraming kaibigan dito.
Malaking kaibigan. Malaking kaibigan. Malaking kaibigan. Ayun, mga kapre, partner, yun din mo kaibigan. Kaibigan, kapatiran. Okay? Pambihiran na yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yan ang sinasabi sa inyo, ito ah, ito kapag ka tayo ay nagpapadasal ng mga may sakit na kaibigan natin, mga mahal sa buhay, sa halip na gumaling ay mamatay. Lalo na pag nagpa-pray over kayo natin, nung matamatay, ako na kayong magpa-pray over. Kung kumaling siya, the best, kung namatay siya, the best and lucky. Kasi, nahayari natin siya. Kay Lord. Amen. 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 Ayun, kung yung sisisihin yung mga preacher, ano pa naman yun? Nung pinag-pray ko, namatay yun. Diba? Ang importante rin natin, alam nyo, nangyari sa akin, Sunday Gospel, Sunday nag-talk ako sa Jerusalem. Mapasa ako yung Bible. Bigla kong may nakita yung post ko. Namatay na raw yung chat. Maniac lang, chat namin. Namatay na raw yung tito ko. Yung tito ko yung bunso ng mga, ng tatay ko. Alam mo talagang hindi ko napigilan yung luha ko, yung iyak ko. Kasi, noon kasing bago mamatay yun, pinag-pray ko rin kay Father. Kay Father, Father Jimmy. Father Jimmy Pueco. Pinag-pray ko kay Father Jimmy. Tapos nung patutuban, managutan ng hininga, pinapuntahan din ng kaibigan, ng mga anak niya sa kaibigan niya, bakit? At alam niyo yun talaga, luha ko, hindi luha ng hindi luha na yung pagdadalamhati. Luha na yung pagdadalamhati. Peace po talaga yung nakatawin. Kasi bakit? I am very sure na nakatawin kasama ng Panginoon. Amen. Amen. Dahil na isuko natin siya sa Panginoon Jesus. Amen. Sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi sa inyo, hanggat tayo'y nabubuhay pa, mag-iwan na tayo ng magandang legacy. Legacy na kapag ka ikaw ay namatay, make sure na maraming makakaalala sa mabuting ginawa mo. Amen. Mag-iwan tayo ng mabuting legacy. Na kapag ka binasa yung eulogy mo, mahaba yun dahil mabuting ginawa mo. Bakit? Bakit importante? Sabihin niyo, bakit importante yung Brother Paul? Bakit importante? Maraming mag-pray sa'yo. Amen. Nasa purgatorio pa man, makalalampas ka. Amen. 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 Pinatutan natin yan sa Santo Rosario. Amen. Amen. That's the beauty of our Lord. Kaya ngayon pa lang, dapat gumawa ka ng magandang legacy sa kapwa mo. Hindi yung kapag ka namatay, alin sasabihin sa'yo ng mga tao, buti nga! Hindi dapat makauta na walang bayaran. Oo. Buti nga! Di ba? Pero kapag ka ikaw ay namatay na ako, na napakabuti ng ginagawa mo, ay, bakit ka naman ang brother po? You see? That's the beauty of our pain.
So dapat ka tayong palindigan sa mga tao ang kasalamuha mo. Amen. Okay, be empowered by our faith. Alam na tayo ng oras, ang bilis ng oras. Pangalawa, be empowered by, sinasabi sa second reading. Oh, naku, kaagad nyo lang ng visa, makakahiya kayo. Holy Spirit. Be empowered by the Holy Spirit. Ano ang sabi ni Apostol San Pablo? Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan. Amen. At ng tunay na pagkakilala sa Kanya, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawad sa atin. You see? Be empowered by the Holy Spirit, sapagkat ang banal na Espiritong ito, ito ang magpapaunawa sa ating hinggil. Saan? Sa plano, hinggil sa pag-asa na madalas na ipinanalinig at nababasa natin sa salita ng Diyos. Naniniwala ba kayo o basta lang nababasa niyo sa Biblia at hindi niyo ini-internalize ang ibig sabihin nito? Dumating na ba sa buhay niyo kung minsan o madalas parang pag nagbabasa kayo, taasan kami ng mga nagbabasa ng Bible? Kapag nagbabasa ko na kayo ng Bible, be honest, ano ang nararamdaman niyo? Exactly. Inaantok. You see? Oh. Yes, ano pa? Parang minsan ko, sa tayo, malis ka, inaantok. You see? You see? You see? Meaning, my dear brothers and sisters, kailangan talaga nating ma-empower ng banal na Espiritu. Kasi sa totoo lang, hello? Sa totoo lang, hindi naman yung katabi mo yung diablo dyan eh. Hindi. Nasa sa'yo yun. Amen. Nananahan sa'yo yun. Isang masama, isang mabuti yan. At isang ang nagtanim niya, di ba? Nagtanim niya isang magsasaka. Una, nagtanim ng trigo. And then sa gabi, meron nagtanim ng masamang tamo. Sabay na tumubo. Nakon? Kaya na tumutubo ka sa pananampalataya kay Yahweh El Shaddai, kasabay mo rin tumutubo ang demonyo, hindi titigil yan. Amen. 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 Pero sa nagsabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na yan. So huwag kang magpa-apekto next time, Sister Mila. No? Rebuke it by the power and the name of Jesus. Amen. Amen. Tanggalin mo yan. Kasi bakit totoo lang? Ako, tamad na tamad akong magbasa ng salita ng Diyos. Kaya nga nag-pray ako. Lord, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng time sa devotion, sa pagdasal, at saka sa pagpapasa ng salita ng Diyos. Inaamin ko sa inyo. Ako, preacher, tamad magbasa, magdasal. Nakakahiya. Nakon? So, Lord, binigyan ako ni Lord ng time, ng devotion sa pagbabasa at sa pagpapanalangin. Hindi lang niya sa akin ibigay, pati sa mga ibang tao. Amen. Yung ginagawa kong paglalay, alam niyo ba kung saan nakakarating yun? May mga nag-message sa akin, sabi sa akin, sa Pilipinas, no? Mga kasamahan ko dati yung lumang buhay ko. Mga kasamahan ko yun sa pagkagabi, sasakyan namin yung kotse, yung jeep, yung ano tawag, yung MacArthur, yung anti-type na jeep, no? Yung lolo ko itatakas. May daladala kaming baril. May daladala kaming tinapak na may lason sa tiyan, no? Ipapakain namin sa mga aso. Pag iwi namin, may pulutan na kami. Si brother po, binata yun. Ano, grabe.
pagtawagan ng pangalan namin po. Tol! Kikinig ako ng live mo, sabi ko. Natuto na ako magsimba ngayon ko yung libro ko. Amen! May isang tayo lupa kang maakay sa simbahan. Diba? At papaano magkaroon ng katuparan yun? Bakit kayo lang nag-live si brother po? Kasi sa totoo lang, ang pag-i-impound sa atin ng banal na Espiritu, hindi nang pupuha sa isang tigla. Amen. Slowly, He will reveal to you, slowly, kung sino ba talaga ang Diyos, kung talaga totoo nga ba ang may Diyos. Ano ang bigay ng lakas sa atin dyan, sa akin dyan? Yung ipinaranas niya sa buhay. Alam niyo ba yung ano yun? Yung talagang pinuhos niya sa akin, yung nagmining-ning na dapat magkusunod ako sa talibig, hindi ko makakalimutan. Yun yung nagkapalakas sa akin. Kaya handa na yun, kahit na ayaw niyo ko, nandito pa rin ako. Amen. Totoo yun. Kahit nasawang-sawa na kayo sa pagmumukha ko, si brother kong na nga nag-talk nung Sabado, dito na naman si brother kong na naman, ano ngayon? Basta ako na dito, ipapahayag ko sa inyo ang salita namin. Amen! So, tandaan nyo, be empowered by the Holy Spirit. At tandaan natin mabuti, ang isa sa banal na sangtatlo ay nananahan at nananatili sa atin. Amen! So, paano yung lalakas? May power! O, eto na naman tayo. Kung sino yung madalas mong pakakainin. Anda ng Diablo, aali-aligin, naghihintay lang ng pagkakataon. Kaya pag pinakain mo ng kasinungalingan, ng kayabangan, ng pagiging mataas, mapray, sino ang mananalo? Ang kasamaan. Pero kung pakakainin mo ng ano, ng panalangin, ng salita ng Diyos, ng pagpapakumbaba, ng pagmamahal, yun ang mananalo. You will empower the Holy Spirit inside you. Then, go to number 3. Finally, ano yun? Being empowered by our faith, being empowered by the Holy Spirit, we can be empowered also by our obedience or by our action toward others. Tulad ng sinabi ni Father kanina, diba? Sinusunod niyo ba ang salita ng Diyos? Papaano natin yan man maibabahagi sa iba? Paano natin sesermonan yung iba ni ikaw na hindi mo nga bago yung sarili mo? Sa tingin mo ba paniniwalaan ka ng tao? Hindi. Sabi nga ni Father, just your action towards others. You don't need to be a priest. You don't need to be a preacher. Just your action towards us. Pero kung alam ko rin, alam nyo rin. Meron isang congregation na mayroon silang bagong preacher na parating sa kanilang ministry. Hinihintay nila. Doon sa simbahan, nandun sila sa loob ng simbahan. Doon sa labas ng simbahan, may isang pulubi na ayaw umalis. Paano duminang sukiya kusubusin? Alam mo kung ano ginagawa nung mga parishion na? Ipinagtatago niya. Tumalis kayo doon, nakakasalaba galit. Sabi ng mga parishion. Eh di oras na, parang oras na ng misa. Punta sila sa loob ng simbahan. And then, nung nakukuha silang lahat, pumapasok, pumupunta sa altar yung pulubin, busbusin. Yun pala yung ni-request nila ng preacher. You
You see. Paano sila magiging power? Paano lalago yung kanilang kongregasyon? Ni sila mismo ay ano? Ay hindi kayang isagawa ang iniuutos ng Diyos. Simply put, they were the least unfortunate one. At sino ang nagduroon na kasama niya? Ang Panginoong Jesus. Whatever you did to the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me. Ni hindi nila nagawang tulungan yung pulubi na kailangan ng tulong, pinagtatapuyan pa. Pahiya silang lahat. Sana hindi kayo ganoon. Amen. Amen. Ganoon yung sumunod eh. So be empowered by your action. Kasi bakit? Kasi kung ano ang ipinakikita natin sa ating kapwa, yun ang humusgahan sa atin. Dahil sa pag-ibig na ipinamamalas natin sa ating kapwa, tayo ay ano, nakasusunod sa kapusan natin. Kasi ang Panginoon sa sinabi sa Romans 10, Romans 13:10. Bago tayo magtapos. Romans 13:10. Listen to this. Romans 13:8-10. Malayo sa inyo. Sabi dito, huwag kayong magkaroon ng sagutin paninuman, liban sa sagutin tayong magkibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa bautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang manganganon niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magtimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. So we are being empowered by what we do to others. So alam mo na kung ano ang makapagpapalaki sa iyo kung ikaw ay gagawa ng kabutihan sa kapwa mo. Kanina nga nagkaroon kami ng conversation ni Doc. Hindi ko na sabihin yung pangalan, basta si Doc na lang. Okay. Siya daw pala, nasa Pilipinas pa lang siya, talagang bukas palad na siya. Kaya sabi ko sa kanya, kaya pala, Doc, pinagpapalak. Alam naman natin yan. Na ang pagtulong sa mga mahihirap ay parang pagpapautang kay Yahweh. Without knowing, sa ginagawa natin kabutihan sa ating kapwa, without knowing, ito pala'y pagtatanim natin yung tinatawag na eternal investment. So that box, kaya dito nakasalalay ang ating kahihinatnan. So pansinin nyo, bakit tayo iniingatan? Yan ay dahil sa kabutihan ginawa natin. Tandaan nyo yan! Bakit hanggang ngayon nasa Israel ka pa? Dahil sa kabutihan ginawa mo yan. Dahil meron kang eternal investment na kapag kakailangan mo ibibigay sa iyo ni Lord. Amen. 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 So, bakit may maganda kang trabaho? Bakit wala ka na yung papel pero andito ka pa rin sa Israel? Bakit? Kasi nga sa mga kabutihan ginagawa mo yan. Amen. So, you are being empowered. Without knowing, hindi mo alam na ikaw pala ay punong-puno ng kapangyarihan na nagmumula at punong-puno ng pag-iingat ng Diyos. Amen. Dahil sabi niya, huwag kayong mag-alala. Ako'y kasama niyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. Amen. Amen. We will be empowered by our faith, by the Holy Spirit, and by our action towards
others. Ngayon pa lang, tulad yan ang sinabi ko sa inyo kanina, mag-iwan na tayo ng magandang legacy hanggat buhay pa tayo. Make sure na ang pag-uusapan ng tao kapag ka lumipas na ang buhay mo sa mundo ay tungkol sa mga kabutihang ginawa mo. Amen. Amen. Simple lang, madaling intindihin. Amen. Dahil dito nakasalalay ang magandang legacy mong iiwan kung ano ang gagawin mo sa kapwa. My dear brothers and sisters, hindi natin yan tayo, hindi tayo ma-empower. Tandaan nyo, if we don't empty ourselves. Tumayo tayo sa presensya ng Panginoon at ibigay natin ang lahat-lahat sa Kanya. Empty ourselves, surrender everything to Him. Sapagkat without doing it is impossible. Hindi natin makakaya na ano, hindi natin kaya, hindi tayo kahit kailanman ma-empower ng banal na Espiritu. Hindi natin kayang magbago. Hindi natin kayang sumunod sa inuulo sa atin ng Diyos. Hayaan mong sa mga sandaling ito, ang banal na Espiritu ang maghari sa buhay mo ngayon. At papaano? Kalimutan natin ang ating sarili. Taligdan ang ating mga kasalanan, kapatid. Sapagkat yan ang nagiging balakid, kaya hindi magkaroon ng manifestation ang mga gawa ng Espiritu Santo sa buhay mo, kapatid. You need to surrender everything to God. Wala kang ititira ngayong gabing ito, kapatid, upang magamit ka ng Panginoon sa kanyang mission. He can empower you right now. But one thing, kapatid, sinasabi ko sa inyo, you must give your full heart. Be willing. Be willing to serve God and to serve others. Ibigay mo ang iyong sarili ngayong gabing ito. Make a decision. Make a decision na nais kang gamitin ng Panginoon at magpagamit ka sa Kanya. At sa pagkamit ka sa Kanya, tandaan mo kapatid, hinding-hindi ka niya iniwanan. Hinding-hindi ka niya kakalimutan. Sapagkat napaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo kapatid, right now. Believe na nangungusap ang grasa ng Diyos sa buhay mo ngayon. Feel His presence right now. Feel, niyayakap ka niya. Niyayakap ka niya, kapatid. Surrender everything to Him right now and you will see. He will reveal Himself to you. Esensya. At sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na nananahan sa bawat isa sa aming Panginoon, hayaan mong sa mga sandaling ito'y ito ang maghari sa aming buhay. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang sa pamamagitan mo'y magkaroon ng katuparan ang plano mo sa amin. Panginoon, hindi namin kaya ang mga ipinagagawa mo sa amin. Minsan mahirap, Panginoon, kapag iniisip namin, Panginoon, mahirap. Subalit, Lord, alam ko hindi mo kami iiwanan. Amen. Alam ko, Lord, nandiyan ka. Amen. Kaya, Ama, sa mga sandaling ito, mag-usap ka nga po sa bawat isa. Iyakapin mo nga po ng baigpit ang aking mga kapatid na narito ngayon. Yes, Lord. Ipadama mo nga po sa kanila, Panginoon, ang iyong mainit na pag-iyaka. Yes, Lord. Right now, iyakapin mo sila. Embrace them, O God. Amen, kaya, Lord. Panginoon, amen. Na maramdaman nila ang pagpamahal nila sa iyo ngayon, Lord. Iyakapin mo sila. Iyakapin mo sila. Sapagkat marami silang problema. Marami silang pinagdaraanan, may problema sila sa kanilang anak. May problema sila sa kanilang mga
May problema sila sa kanilang kapatid, sa aming tatay, sa aming mga buhay. Lord, amen, Lord. Amen. Hirapin mo nga po kami. Hindi namin ito kakayanin, Panginoon. Lord, tumusap ka. Hayaan po sa mga sandaling ito, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang magturo sa amin ang dapat namin gawin upang manatili ang magandang relasyon namin sa aming kapwa. Upang manatili ang magandang relasyon namin sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Minsan napakagulo ng buhay namin, Panginoon. Minsan maraming problema, sumarin, Lord. Mag-usap ka. Mag-ari ka, Panginoon. Amen. Kapagkat ako'y naniniwala at sumasampalataya, ikaw'y kumikilo sa aming buhay. Amen. Mambanal na makapangyarihan sa lahat. Ngayon nga po ay iparanas po sa amin iyong presensya. Amen. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. And by the power in the name of Jesus of Nazareth right now, oh God. Amen. Ano ba ng lahat ng mga naramdaman, pinagtaraanan ng mga kapatid ko na narito? May mabigat man silang problema at surugatin. By the power in the name of Jesus of Nazareth. Amen. Depart from their body. Depart from their body. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, oh God. Thank you, Holy Spirit. Hayaan mo sa mga sandaling ito, ikaw ang mausap sa amin, Panginoon. Samahan mo ang aming mga hinahanap. Samahan mo ang aming panghihinaan. Samahan mo ang aming mga problema. Samahan mo ang aming mga plano at layunin. Amen, Lord. Yahweh El Shaddai, sa iyong matamis na pangalan, narito kami nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kami iniingatan. Patuloy mo ipinagkakaloob lahat ng aming mga pangangailangan. Amen, Lord. Yes, Lord. Patuloy mo kami ibigyan ng pag-asa at karakasan. Salamat po, Ama, sa banal na presensya. Amen. Salamat sa aming trabaho, sa aming employer, sa aming mga mahal sa buhay. Salamat sa aligtas. Salamat Amen. Sa kagalingan. Amen. Sa mga sandaling ito, Panginoon, sa nagkakaya sa aming puso at isipan, we believe and we declare blessing upon blessing. Amen. Victory upon victory. Amen. And healing upon healing. Amen. Yes. Receive. Amen. Receive. Receive, receive, hallelujah. Receive, God be praised, receive, 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 claim it, receive, 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 receive. Yes, oh God. Yes, oh God, hallelujah. Hallelujah. Panalo at makapangyarihan ng Yahweh El Shaddai. Salamat po sa tagumpay. Amen. Sa Pilipo, Panginoon, kasabay ng pagpapasalamat namin, kasabay ng pagtataas ng mga prayer intention, prayer request, mga passport, naniniwala po kami o Diyos na ito'y tinugon mo na. Amen. Patuloy mo itong gawin na busan mo yung pagpapala upang kami maging pagpapala sa iba sapagkat napakabuti mo o Diyos. Amen. Sa gabi ito kami uuwing tagumpay. Amen. Sa mga aming pagtulog, ang aming pagpapahinga, upang pagkising namin sa umaga, punong-puno ng kalakasan sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Kaya nga po, Ama, ngayong sandaling ito, sa iyo ang pilang mataas na papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in our death. Amen. Amen. Give thanks with a grateful heart.